Kita maasahan ketuhanan berkedaulatan itu anti siarni lajuk di pintu. Pina lapam, pina lawa, pina tinggi di siarni. Katotohanan malikatan mo ba? Mula sa iwan, pambalitaan ng Ipugao State University maghahatid sa inyo ng maiinim at nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. DZRT Radio Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas sa Mindanao. Kayo ay nakatutok sa DZRT Radio Pilipino. At sa ulo ng mga balita, Insul College of Criminal Justice Division magpapakalat ng CCTV binigyang pansin. Karasukin 2023, Insul na ilaw. Pista sa mga musibandal ng Ipugaw, ipinagdiriwa. Mayo 1, iba-ibang puluhan magagawa na protesta. Pilipinas, mga ang ekonomiya ayon sa World Economic Outlook. Liliana Marie Aguan, aking rumuhan bilang Mr. 2023. Insul College of Criminal Justice Innovation, pagpapakabit ng CCTV, binigyan pansin para sa detalye ni Buneo, ibalita ko. Binigyan pansin ng dekano ng kriminologiya sa Universidad ng Ipugao ang pagpapakabit ng CCTV camera para sa dagdag seguridad sa nasabing departamento. May dalawang palapag ang departamento kung saan ipinabit ang apat na CCTV. Sa unang palapag at apat din sa ikalawang palapag, sa kabuuan bilang na 8. Ayon sa chairperson ng CCTV na si Dr. Teroy Pacliw, ipinabit ang CCTV para sa dagdag seguridad at masubaybayan o maidokumento ang mga kaganapan sa paligid at magamit na basihan o ebidensya kung sa di inaasahan ay may maganap na gulo o krimen. Balita mula sa Departamento ng Kriminologiya, Universidad ng Ipugao, ako si Neil ICG Cuneo para sa DZRT Radio Pilipino. Karasupin 2023, Ipso na kinaho para sa barangagang mitanil at ribunin, ibalita ko. Lumahaw ang mga atleta ng Ipugao State University sa Karasupin 2023 noong 18 ng Abril taong kasalukuyan sa Kalinga State University, Bulanao, Campus, Tabuk City. Nasungkit ng IFSU ang ika-apat na pwesto kung saan nag-uwi sila ng 25 gintong medalya, 58 pilak at 5 medalya. Hindi man nakuha ang unang pwesto para sa overall championship, ito raw ay isang malaking karangalan para sa mga atletang kalahok na irepresenta ang Universidad ng Ipugao. At yan ang mga balita mula sa Universidad ng Ipugao. Ako si Annelie Dumange, DZRT Radio Pilipino. Pista sa mga munisipalidad ng Ipugao, pinagdiriwa para sa detalye, Pauline Minigal, ibalita mo. Ipinagdiriwa ng iba't ibang mga munisipalidad sa Ipugao o kanyang pista na kung saan nagkaroon ng mga aktibidad para sa pagkakaisa ng mga lahal na mamayan. Ibinidang iba't ibang mga kultura at tradisyon, mga sayaw, mga katutubong laro at iba pa. Ayon sa isang katutubong, nakakabuti raw ang pagkakaroon ng pista dahil dito na ipapamaras ang iba't ibang mga talento at mahikay ang mga kabataan na makilahok sa anumang patimpala at mabigyan pansin ang mga kultura at tradisyon na inalagaan ng kanilang mga ninuno. Ang pista sa buong nalawigan ng Ipugao ay gaganapin sa buwan ng Hunyo sa kasalukuyang taon. Ako si Paula Trinidad para sa balita panlalawigan. DZRT Radio Pilipino. Ang pagdadaan ng iba pang mga balita o kalipas ang ilang paalam. Naku, mas lalo madami ang kaso ng virus ngayon. Oo nga po tayo, kaya kailangan natin mag-ingat lalo na sumataas ang kaso ngayon. Kaya lagi tayo maghugas ng kamay, mag-alcohol, dinistansya at syempre magsuot ng face mask. Opo tayo, para makatulong tayo na hindi kumalat ito. Lalong mag-ingat at manatiling malusog ang katawan sa panahon ngayon. Ang paalala ito ay mula sa World Health Organization at langin bilang ito. Oras, ganap ng alas 9 ng umaga.
DZRP Radio Filipino. Mayo uno, iba't ibang grupo ng manggagawa ng protesta para si Detalye Jen Wendo Pinquia iba dito po. Ikawalo ng umaga noong Mayo uno bilang araw ng mga manggagawa, numero uno, panawagan pa rin ang taasa, pagsubo ng kontraktualisasyon at pagkilala sa mga karapatan ng mga manggagawa ang hinaing ng mga protestan. Sa ulat ng Manila Police District, tinatayang umigil kumulang 1,000 protestante ang nakilahok. Tinuliksa rin ng mga radikista at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa halip harapin umano ang mga ito ay umalis ng bansa para makapagpulong ka American President Joe Biden. Gino Endo Pinquian para sa Balitang Lokal, DZR Green Radio Pilipinas. Pilipinas, naunang ekonomiya ayon sa World Economic Outlook, Rohingya, Ibalita po. Ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang projected GDP growth ng Pilipinas ang nanguna sa buong Asia. Sa inilabas ng International Monetary Fund base sa World Economic Outlook nitong Abril ay may 6% nitong GDP o Gross Domestic Product. Pumapangalawa ang India na may 5.9%, patlo ang Vietnam na may 5.8%, pang-apat ang China na may 5.2% at panglima ang Indonesia na may 5% GDP growth. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos, lalo pang pag-iibayunin ng kanyang administrasyon ang pagtatrabaho upang lalong mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng Pangulo na bibigyang pansin ng pamahalaan ang mga hakbangin na nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Ruth Ginyang para sa Balitang International, DZR Cream, Radyo Pilipino. Sa balitang showbiz, India na may alwana ang inunahan bilang Earth Showbiz 2023, niyapang na E.G. Kamo. Sa naganap na Miss Earth Philippines 2023 noong ikadalawang siyam ng Abril sa Toledo City Sports Center sa Cebu, kinagandahan bilang Miss Earth Philippines ang pangbato ng Laguna na si Liana Manay Aduana. Sa 27 na iba pang kandidata, hindi may tatanggi ang hining at ipinamalas ng 24 na taong gulang na modelo. Ipinasama ng dating Miss Philippine Earth 2022 na si General Angolona. Si Aduana bilang bagong Miss Earth Philippines ang kakatawan sa Miss Earth 2022 na gaganapin sa Vietnam ngayong taon. Siya na kaya ang panglimang mag-uwi ng Corona para sa Pilipinas? Ito ang Balitang Showbiz, Mia Pagnas, DZR Clip, Radyo Pilipino. DZR Clip, Radyo Pilipino. At ang kapatid ng nagbabagang balita, walang ginigilingan, pawang katotohanan. Ito ang DZRP, Radyo Pilipino. At yan ang mga nakalap naming impormasyon sa 8 minutong pagbabalita. Ako si Glinstein Hangga. At ako naman si Sunshine Valdez, ang inyong tagapagbalita. DZRP, Radyo Pilipino. Nagtatapong ayon.